pong nakita noong March 8, 11:50 po ng gabi sa Santa Quiteria, Caloocan City, suot po ang dirty white na floral dress, sling bag, and brown sandals. Ayan. Si Ma'am Roslyn Gihan. Ma'am Janeline, sige po, ano po ang nais niyong sabihin, ma'am? Sige po. Dapat magpakita na siya sa akin, ma'am, kahit galit ako sa kanya. Okay lang naman, galit lang naman ng isang mama yun. Bakit po kay galit sa anak niya, ma'am? Eh, kasi hindi ko alam na nag-stop na siya ng pag-aaral. Okay. Huli ko na nalaman nga po. Mm-hmm. Pero yun lang, yun yung galit. Pero tinawagan ko po siya. Mm-hmm. Hindi naman siya sumasagot. Anong year na po sa kanya pong pag-aaral? Second year college na po sana siya ngayong... Okay, second year college. Opo. Alam niyo rin po ba na siya po ay tumigil na sa pag-aaral? Opo, at saka sinabihan ko, ikaw na bahala magsabi yan kay mama mo, kayo dalawa ng kapatid mo magsabi niya na. Kasi hindi ko po alam na hindi pala niya sinabi sa mama niya. Kailan pa po ba siya tumigil sa pag-aaral, sir? Since nung hindi po siya nakapag-enroll. Nung nag-umpisa na ng work pala, hindi na siya nag-aral. Simula ng first semester. Mga kailan yan, ma'am? 6 months ago? Isang taon almost, na po ba? Almost po. Mga 6 months ago. Opo. Okay, nung gabi na siya po ay nawala, gabi ng March 8, 2024, sir, saan po dapat papunta si Ma'am Roslyn noon? Sa Quezon Ave po, sa Centris. Yan sa trabaho po? Opo. Okay, anong oras po ang kanyang shift, sir? 1 a.m. po. 1 a.m. Yeah, usual po ba na ang oras po ng pag-alis niya ay mga yan, alas 11? Opo, 11:30 to quarter 12, ganun po. May nakakasama po ba siya, sir, sa pagbiyahe o siya lang po talaga mag-isa? Siya lang po talaga. Nagtaka nga po ako bakit siya po nag-jeep nung oras na yon. Ano po ba ang usual niya na sinasakyan? Mga motorcycle po. Kagaya ng joyride or angkas o kahit ano po. Okay, so nagmamotor siya. So, katakataka na nag-jeep po siya nung araw na yon. Yung binabaan po niya, kasi may nakita tayo sa CCTV footage no, na naglalakad po si Ma'am Roslyn. Yung binabaan niyang area na yun, sir, yun po ba ay ruta papunta po doon sa kanyang trabaho? Opo, ruta po. Ruta? Opo. Okay. Familiar po ba kayo kung nadadaan din talaga si Ma'am Roslyn doon? Alam ko po, yung binabaan niya, kasi yung sinakyan niyang jeep, kasi papagarahin na raw po siya nung oras na yon. Opo. Kasi hindi na siya umabot ng Balintawak Road. Doon lang po ang bumaba yung anak ko sa kanto ng Baisa Road. Doon po bumaba. Kaya hindi ko po alam kung ano pong sinakyan niya papuntang Balintawak or papuntang diretso ng work niya. Opo. Kasi doon po naputol yung CCTV po. Wala na. Opo. Okay. Nung nawala po si Ma'am Roslyn, sir, kayo po ba ay nag-away? Nag-away? Wala po. Pinapalakas ko po yung loob niya. Talagang inaano kasi parang tingin ko matamla yung anak ko. Ganon. Hindi niya sinasabi. Sinasarili niya po yung problema niya. Alam ko may utang siya. Yung sa about mga lending, online lending. Yan po. Nag-text yung mga nagpa-utang sa kanya. Sa akin pala numero na ginamit niya. Kaya ganon. Binayaran ko na po yung bawat ano, yung nasa 20 plus yung binayad ko. Pagkatapos nun, nak, magkano ba talaga lahat ng utang mo? Hindi niya sinabi pa, TOEFR na lang daw. Kasi malaki-laki na po yung binayad ko. Mm-mm. Kaya ko yan, nak, sabi ko, kahit ano yan, kaya ko. Mm-mm. Nung pagka, ano, diba, paalis na siya, sabi, update ka, nak. Ingat ka, sabi ko, update ka kasi papasok na po siya sa work. Mm-mm. Update ka. Nung kinaumagaan, hindi man lang nag-update po, dumating na ba siya o ano. Ngayon, tinanong ko po yung ano niya, kaibigan niya doon, hindi raw nakarating doon. Sabi ko, sana naman. Kaya inantay ko siya, inahanap ko siya kung saan inantay. Hindi na nga po ako simula noon, Saturday morning, hindi na po ako nakapasok ng trabaho hanggang ngayon. Madalas po ba, sir, na siya po ay pumupunta po sa ibang lugar pagkatapos po ng shift or ganito po hindi nangyari? Po. Ano lang po yan, kapag mag-ano lang po sa makasama niya, sa mga kasamahan niya, magyaya. Opo, mag-ano sa akin, magsasabi pa, opo, sama ka ako, ganun. Nasasabi po yan. Nung panahon lang yung gaming yun, hindi talaga siya nagpaalam na ganito, dumating na ako, ano. Usually kasi sa ganyang edad, may mga boyfriend ang mga kabataan. Ay, meron po ba? 100% po, wala po yung boyfriend. Wala po kahit yung nanliligaw. Meron, ma'am, pero ayaw niya, ma'am. Opo, sinasabi niya yan, ma'am. Sa mga kaibigan niya, sir, na iba, bukod po dun sa katrabaho, meron na po bang nag-update sa inyo na baka nakitira lang? Wala po. Nag-update po sila lahat sa amin. Wala din po. Wala po.
Ma'am Janeline, kasi kanina iyak po kayo ng iyak at sinasabi niyo nga po na medyo nagkaroon kayo ng away ng inyong anak. Ano? Kailan niyo po siya huling nakausap, ma'am? March is siya nawala. No? Mga isang linggo pa kasi ano kami nag-away na noon eh. February pa eh. Okay, pero so, natapos na po yun, ma'am. Wala na yun. Ano po ang huling pag-uusap niyo, ma'am? Yun nga po, yung tinawagan ko po siya pero hindi siya sumasagot sa akin. Kausap ko po siya. Pag tinatanong mo, hindi siya sumasagot. Napansin niyo po ba na, kumbaga, matamlay na yung anak? Kasi nabanggit ni sir kanina, matamlay na yung anak. Yun na nga po. Ang pagkaano ko kasi sa kanya, sabi niya, nagpa-ano nga siya, nag-attempt ng magpapakamatay. Kasama po natin ano, si Ma'am Lexi Parungaw, ang kaopisina po ni Ma'am Roslyn. Baka po meron po siyang additional information na maibigay. Ma'am Lexi, yes, opo, si Ma'am Roslyn po ba, kailan niyo po huling nakausap? Nung March 8 lang din po ng gabi, before po siya umalis ng bahay siguro. Pero last message na po sa akin is around 7 p.m. confirming if what time lang po siya papasok later. Parang ganun po. Oh, okay, so kumbaga nagsabi pa siya na papasok siya. Yes po. Okay. Yun lang po talaga usapan namin. Okay. At pagkatapos po nung pag-uusap niyo na yun, ma'am, wala na po bang text or tawag sa inyo na malilate, absent, or kung ano pa man po? Wala po. Kasi pagdating ko po ng office ng 11:30, tsanag ko po yung sleeping quarters, which by that time, according po sa sinabi niya sa akin oras ng pasok niya, dapat po natutulog po siya kasi gawain na po namin yun. Like, papasok siya ng maaga, tapos dadaan po siya doon, like, gigising ko siya para mag-login na po siya ganun. Opo. Then, pagdating ko po ng office, tsanag po yung sleeping quarters and wala siya doon. Tapos, nag-login lang po ako saglit, then dumabas po ako ng office para po tawagan siya. I think that's around 11:52. Tapos nagri-ring pa po yung phone niya. I-ask ko po sana kung papasok na siya, ganito ganyan, para I know po if ire-ready ko na yung computer niya, ganito ganyan. Then, hindi po siya sumasagot, nagri-ring lang. Tapos inulit ko po yung tawag, like after 2 minutes, mga 11:55, mga ganun na po. Hindi na po nagre-ring yung phone niya. So, inassume ko po na parang nakaalis na siya sa bahay or nalobat yung phone niya, which is medyo usual kay Rose pagpapasok siya kasi nakakatulog siya, ganun, hindi po siya nakakapag-charge. Hintay ko po siya hanggang mag-start in shift namin, pero hindi po talaga. So, wala na po talaga kayong communication with Ma'am Roslyn, tama po? Wala po talaga. Okay. Ma'am Lexi, meron po ba kayong alam na baka po may nakakaigihan si Ma'am Roslyn or mayroon po siyang boyfriend dyan sa opisina or kahit sa labas po ng opisina, nakakwento po ba siya sa inyo ng ganon? Wala po talaga eh. Kasi kadalasan din po, kahit outside work, kasama ko po kasi si Rose. Kumagala po kami, ginto ganyan. Nahihiram ko din po yung phone niya, pero wala, sobrang wala po talaga. Baka may naikwento sa inyo, ma'am, na pinagdadaanan niyang matindi. Kasi kagaya nga po ng nabanggit po ng kanyang mga kaanak, eh, mukhang matamlay po si ma'am nung araw na yon at napagalitan po yata ni ma'am weeks ago tungkol po sa kanyang pagtigil sa pag-aaral. Baka po may nasabi po sa inyo si Ma'am Roslyn. Nagkukwento po kasi siya sa akin. So pag nakikita, sobrang transparent niya po kasi talagang person. So pag nakikita ko na matamlay siya or malungkot siya, tinatanong ko na po agad kung anong meron, kung anong nangyari. Then around February po, I'm not quite sure kung third week or ano na po nung February. Doon nga po siya nag-start umabsent ng twice a week, which is very unusual po sa kanya. Since active po talaga siya and ayaw niyang umaabsent. Okay. Kasi tumatawagan ko na po siya mayat maya or minemessage po siya na anong menu. Ano daw po ang dahilan niya, Ma'am Lexi? Bakit siya napapa-absent? Noong una, sinasabi niya po sa manager namin is may trangkaso daw po siya. So, nung first two absences niya, okay lang po. Parang pinagbigyan ko po kasi baka nga po talaga may trangkaso. So, na-absent siya ng 2 days. Pero ang weird na po kasi nung the next week ulit noon, 2 days na naman po siyang absent. And sinabi niya po, trangkaso na naman, which is mag weird dan na po ako kasi hindi naman po siya ganong sakitin. So, ayun nga po, nakwento nga po niya na parang nagka-misunderstanding daw sila ng mama niya. Pero ang hindi po kasi nagmamatch, sinabi niya po sa akin, saka close niya sa work, na parang kinot off daw po sila, like hindi na daw po nag-message si Tita Janeline. Which is parang hindi po nagmamatch nung nakausap po po yung papa ni Rose, kaya naguluhan din po ako. Hindi na po ako nag-chat-chat, pero kausap ko yung tita nila, nagmo-monitor ako lagi, yung parang hindi ko na siya pinansin.
kasi hindi mo ako sinasagot, hindi kita papansinin. Yung ganun. So, posible, sir, na iyon yung kinasama din ng loob. Oh, isa na rin po yun. At saka yung isa na rin po yung pinapadala niya sa probinsya samantala sa kumbaga magpapadala mayroon sa probinsya. Parang naiinggit din siya kung ganun. Ah, sa padala ni ma'am. Opo. Okay. Sige po. So, Ma'am Lexi, bukod po doon, wala po kayong any communication na po kay Ma'am Rosin as of today. Tama po? Wala po. Pero nabanggit ko po kasi kay Tito George, parang two mornings ago, after pagka-uwi ko po talaga ng work, yung TikTok messages ko po kay Rose is naka-seen. Kumbaga, may nag-open ng kanyang account. Tama yes, po? Or kumbaga, may active, may activity yung account yes, niya. Yes po. Which is, sobrang sure po ako na sa phone lang po ni Roselyn naka-login. Kasi ilang beses na po ina-attempt yun na parang i-recover around December. And frustrated nga po siya kasi hindi siya manood ng TikTok videos. Tapos ayun nga po, na-recover niya ulit. Tapos doon lang po, doon talaga siya nakakanood. Tapos tinawagan ko po agad si Tito George kung na-open niyo po by TikTok ni Roselyn, by chance, ganyan. Kasi naka-seen po. Tapos sinend ko po sa kanila yung screenshot na seen nga po. Is mag-indicate lang po is na-open niya yung messages ko. So ayun po, parang kinonsider ko po as sign of life niya po talaga yun. Two mornings ago lang po. Okay, so that's kumbaga may posibilidad po na siya pa yung nag-open ng account niya. Yes po talaga. Okay. Sir, meron po ba tayong progreso sa investigasyon po ng nawawala po nating kababayan na si Ma'am Roselyn Guijarro? Yes, ma'am. Actually, ma'am, meron tayo pong open communication sa family ng na missing person po natin. Regarding dito sa pangyayaring to, ginawan po natin ng general alarm yan na missing person. Actually, wala pa rin nag-pipid sa atin regarding dito. Lagpas na po ng isang linggo, in fact, na nawawala si Ma'am Roselyn. Bukod po doon sa CCTV footage na napakita po natin kanina dyan sa binabaan niya sa Santa Quiteria, meron po ba tayong ibang na-scout na areas or buildings, establishments po na may CCTV footage? Baka meron pong kadugtong na CCTV yung pinaglakaran po ni Ma'am Roselyn. Kasi ang nakita lang natin hanggang doon sa pagliko niya. Baka meron pa pong isang katabing establishmento na meron din pong CCTV. TV. Yes, ma'am. Actually, we're still looking kung meron pa rin kadugtong yan. So, hindi po tayo tumitikid para magkaroon ng positive outcome. Na-interview niyo ba, sir, yung kanyang sinakyan po na jeepney, yung huling sinakyan ni ma'am? Actually, ma'am, hindi pa po natin nagkaroon ng chance na ako ma-interview. Lang po. Ako lang. Bakit hindi pa po na-interview, sir? Yes, ma'am. Bali, nilpare po natin sa investigation natin yan. So, magbibigay po siguro kami ng feedback kung may development na po dito sa natin, missing person po natin. Yes, sir. It's para been... magbigay pong linaw pa. Oo, sir. Sorry, pero 11 days na po ang nakakaraan. Hindi naman po sa pag-ano, no? Pero umuwi pa po si Ma'am Janeline, OFW po ang nanay ng bata ni Ma'am Roselyn, ano? At ine-expect po sana nila na may progreso kahit man lang, sir, yung pag-interview po doon sa huling nakakita doon sa tao. Ano na po ba ang nagawa po doon sa investigation, sir? Yes, ma'am. Bali po, continuous po to. So, yung pag-iimbestiga po natin dito sa case na po. Sino na po ang na-interview natin kaya, sir? Police Captain Rojas, may mga na-interview na po ba? Tindera? Or huling mga kaibigan man lang po ba ni Ma'am Roselyn? May na-interview na po ba kayo? Or yung investigador po? Bali po... bali po yung ano natin, ang issue na kausap po natin ngayon, actually nung nakaraan, ang palagi kong kausap dito, yung family po ng victim natin. So lumalakad po yung investigador natin regarding this one, magpipidback po kami kung ano yung result na ng mga DVD. Sa investigasyon nyo po ba, meron po ba kayong nakikitang angulo na may boyfriend po or baka po merong nakaalitan si Ma'am Roselyn na posibleng pinagtataguan niya or baka ba siya po ay nagtampo lang at nakikita na lamang po sa kanyang mga kaibigan? Ano po ang inyong initial na assessment dito, sir? Bali po ang initial assessment natin dito, ang pinaka main problem lang niya, yung sa mga involvement niya doon sa regarding doon sa mga utang niya. Doon siya nagkaroon ng problema. So, yun po ang tinignan natin ang gulo sa mga online loans na tulad ng sinabi ng father niya. Regarding sa boyfriend na mo niya, wala naman pong sinasabi na meron siyang boyfriend. Okay. So, sa investigasyon niyo, sir, most likely, yung utang po talaga? Yes, ma'am. Okay. Kami po dito sa Wanted sa Radyo,
tutulong kami, ma'am, na mahanap po. Maraming salamat po. Wala pong problema, mahanap natin si Ma'am Roslyn. Siguro, ma'am, kayo po, ano po ang inyong panawagan? Baka po nanonood siya ngayon, hindi natin alam. Baka may nais po kayong sabihin sa kanya, ma'am. Ate Rose, umuwi ka na. Andito na si Mama Tin. Sorry na sa lahat-lahat. Namimiss ka na ni RG T. Kahit si RG umiyak na lang ng tahimik. Umuwi ka na, ti. Sorry na talaga, ti. Umuwi ka na. Umuwi na si Mama para sa iyo, please. Please lang, ti. Patulogin mo na ako ng maayos, ti. Hindi na ako nakakatulog. Pwede, ti. Umuwi ka na, ti. Anak, umuwi ka na. At sa kayong pangarap mo sa kapatid mo, di ba, ang laki? Mapagtapos mo siya. Nasaway kayo. Kaya umuwi ka na, anak. Alam mo na, mahal na mahal na makita eh. Sobra. Ma'am and sir, ganito po yung gagawin po natin. May, kami po ay mag-a-update po sa inyo. Kakausapin po namin from time to time sila Captain at yung mga kapulisan po ng Caloocan. Opo, opo. Opo. Yan ang promise ni Captain sa atin, ha? Opo. Opo. Tututukan naman po natin ito, ma'am. Yes po. Tatagin nyo lang po yung loob nyo. Nay, alam ko po na, alam namin na, na matindi po yung inyong pinagdadaanan. Sobra bilang po. Grabe yung pamilya. Opo. At gagawin po namin lahat ng aming mga kaya po para po mahanap po natin si Ma'am Rose. Maraming salamat po. Thank you. You're welcome po. Maraming salamat din po sa inyong pagpunta. Thank you po.